What's up, guys? Welcome back muli sa William J. Vlog. Salamat doon sa mga nanonood sa aking mga videos. Natutuwa uli ako at maganda uli yung mga sinabi nyo sa aking last video sa aking lutong bukid. Ang aking lulutuin ngayon ay request ito. Medyo hindi naman ito mismo yung nirequest sa akin, kaya lang wala akong makitang gayon na gulay. Pero ari dikit ari doon sa aking lulutuin ngayon, bulanglang din. Sabi ko kung kaya lang kayo kakawang sa panonood sa akin channel, ay gawa ng hindi ko maluluto ay pagbibigyan ko kayo kahit medyo mahirap-hirap ito ng hanapin dito sa mga tindahan dito. Kaya aray, may pinagtsagaan kong hanapin kanina para mailuto lang sa inyo. At lagi lang kayo guys mag-subscribe, manood, at saka mag-comment din sa William J. Vlog para tuloy-tuloy pa ang ating lutong bukid shows. At ito na, hindi ko napapatagalin, sisimulan natin ang ating tinatawag na bulanglang, kung sa amin ay bulanglang. Yan, simulan na natin. Ito ang lahok natin gagamitin: papaya, kamatis, talong, sibuyas, malunggay, patani, kalamismis, asin, at saka ang ating hugas bigas at magic sarap. Ito, sisimulan ko na. At meron na tayo dito yung hugas bigas, akin ang pakukuluin, pabubulakin. Buhayin ko lang nga rin aking lutuan. Din sa hugas bigas na rin, ilalagay ko na agad ang aking sibuyas. Sibuyas at saka kamatis. Yan. Hintayin lang natin itong bumulak. Then mamaya, pag malambot-lambot na yung kamatis, luto na. Sasahog na natin ang iba nating mga lahok, yung mga iba nating gulay. Ito ay kaya kung na lamang lutuin, ito yung lutuin ko rin noon, nung araw na sa Pinas. At ito yung kadali naman lutuin, gawa ng kahit sa mga kahanggan, sa mga kapitbahay, ay makakakuha ka ng mga ganitong lahok sa mga paligid-ligid. Kaya marami sa atin, yung mga nasa sa ibang bansa, ay nami-miss tumira doon sa atin, lalo sa mga probinsya, gawa nga ng mga ganitong gulay. Kaya yun, ay dito ganun naman ay kahirap nga humanap ng mga gulay na ating kinakain noon. Kaya yun, mga ganitong mga klaseng ulam ay namimiss natin. Nabulak na ang ating tubig at saka ang kamatis. Nagmamaluto na, kaya ating susunod na ang ating mga sunod na gulay. Okay, sasahog ko na nga ang papaya at unahin ko rin, taray medyo matagal-tagal maluto ng kaunti. Kaunting minuto lang naman at ito na may maninipis ang gayat. Pero dahil sa mga gulay na lahok, ito ang pinakamatagal medyo maluto. Ay unahin ko ito ng ilang minuto. Lipin ulit natin. Ha, pwede na. Sasahog ko naman ang aking patanay. Naswertehan natin kanina doon sa Filipino store. Nagtanong ako meron ng patanay doon. Ito yung gustong-gusto ko nung araw. Lahok na natin, aray. Aray, ikaw, nung bata, rinig ko sa kwento ng aking inay. Ay, gustong-gusto ko raw, aray. Sa dyan, makasarap na sa gulay. Ngayto. Yan, maganda at marami ang ating nakuhang patanay kanina. Ay, pamihadong ito yung kinamang isasarap. Tailangan natin ang malutuluto uli ng kaunti. Tapos yung sunod namang gulay, maraming pa tayong gulay na ilalahok ko eh. Ay, shot, aray, tataklubang ko muna. Kaunting minuto lang naman. Inuuna lang natin yung medyo matagal-tagal maluto. Yung sunod na gulay, aring talong.
At aray yung mabilis lang maluto, talong na re. Isasabay ko na rin ang tawag na sa amin din eh, sa Batangas ay kalamismes, lalo sa aming lugar eh. Hindi ko lang alam kung saan sa inyo, kung anong tawag sa inyo sa gulay na ray. Basta rin kinalakahin ko na sa aming barangay na kalamismes ang tawag eh. Pero masarap din na gulay. Kainin-kainin ko rin ng bata. Yan. Natin malutulutulin ang kaunti ang talong at saka yung kalamismes. At maya-maya ay isusunod na natin ang malunggay. Tapos titimplahan na natin ang asin. Aray, silipin ulit natin at pwede na yata ilagay ang malunggay. Aray, aray last na gulay na. Aray, isang bulaklaang at luto na. Eh sabi yung tsaka yung malunggay ay natatandaan ko noon. Ang sabi nga ng mga maggugulay noon matatanda ay pag inilagay mo daw iwag agad haluin at papait daw ang lasa ng malunggay. E di kaya ating susundin. Hindi natin nahaluin mamaya pagka nabulak ka ng kaunti yan may lulubog. At saka natin haluin. Titikman natin mamaya kung kailangan pa natin mag-adjust sa asin. Titikman na natin guys at parang nagmamaluto na. Tikman ko lang mga kalutong bukid kung tama na, kung panama. Adjust tayo ng konti sa asin. At para magpanama. Konti lang naman. Yan. Yan mga kalutong bukid. Tingnan nyo naman. Ang sarap ng inyong ikakain pag may ganitong ulam. Amin nga pala noon din mga kalutong bukid eh, ito yung nilalaho ka namin ng tuyong delays ay hindi tayo pinalad kanina na makakita ng tuyong delays para mailahok din din eh at kung kayo mayroong gayon ay talagang napakasarap din eh, pero arin naman aking lutong arin ngayon din eh ay ayos din kahit wala ay yung tuyong dilis na yon ay pang nagbibigay yun din ng alat sa ano at saka kumbaga pampalansa kaya nasarap din ang lasa ng gulay at ito guys ay luto na kinangahanguin at malalabog ng malalabog ang gulay ay panama na kaya hanguin ko na yon mga kalutong bukid, natapos na naman ang isa nating napakasarap na pangulam. Kaya sana ay nagustuhan nyo. Pwede nyo rin itong gayahin at ginagarantisado ko sa inyo na talagang magugustuhan nyo ito. At saka lagi lang kayong mag-comment, like, share, and subscribe din. And press the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video ng ulam na pinapakita at maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin hanggang sa muling video mga kalutong bukid at samahan nyo akong kainin natin na ray ang sarap tamang tama kaya see you guys for next vlog. See you.